Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Jude chapter 1 verse 21. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Pananatili sa pag-ibig ng Panginoon. At alam naman po natin sa pag-aaral natin this entire week, pinag-usapan po natin yung end times. Ano po? At isa po sa palatandaan talaga na malapit na tayo sa mga huling araw, ay marami na pong taong napapalayo po sa Panginoon. Yung po nakakalungkot, ano po, it's either kasi ang mananampalataya ay mapalapit sa Panginoon o mapalayo sa Panginoon sa huling araw. At alam niyo po ang paalala sa atin ng Panginoong Jesus, di po ba, sabi sa Matthew chapter 24 verse 12, lalaganap ang kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ibig sabihin po, maraming believers po ang medyo manlalamig o tuluyang manlalamig na nga po dahil nga po sa paglaganap ng mga kasamaan sa huling araw. E ang command pa naman ng Panginoon sa atin sa Mark chapter 12 verse 30 is to love Him with all our heart, with all our soul, with all our mind and strength. Eh ayaw po ng Panginoon na yung pag-ibig po natin sa Kanya ay nahahati. Ano po, kaya mahalaga po na makita po natin itong mga bagay na ito. So may mga palatandaan po yan. Unang-una po, ang paglayo po sa Panginoon, hindi po yan biglaan. Kadalasan po yan ay nangyayari ng mabagal o dahan-dahan sa buhay ng isang tao kung hindi niya babantayan yung kanyang spiritual life. Ano po, unang-una po mapapansin nyo dyan, ay yung kawalan ng interes sa salita ng Diyos. No? Yung tao po na lumalayo sa Panginoon, nawawalan po siya ng interes sa salita ng Diyos. Kasi yung tao pong nagmamahal sa Panginoon, ay nagmamahal sa kanyang salita. Yung po sinasabi ng John chapter 14, verse 23. Pangalawa, makikita niyo pong sinyalis po dyan, yung magiging makasanlibutan, yung worldliness, nakikita po sa taong yan, at siya'y nakikipagkaibigan sa sanlibutan at iniibig niya yung sanlibutan. Yun po sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 15, James chapter 4 verses 3 and 4. Kaya pagka nakikita niyo isang believer, medyo na-attach na sa mundo, sa sanlibutan, at nakukopya niya na yung manners at patterns na nakikita niya sa sanlibutan, ay magbabackside po yan. Kadalasan po yan, lalayo na sa Panginoon yan. At pangatlo po, na sinyalis dyan yung pagiging busy o yung preoccupied sa mga bagay na nasa mundong ito, tulad ng mga trabaho, ari-arian, at yung even family po, no? Yung ating mga mahal sa buhay, mas uunahin po natin yun kaysa po sa Panginoon. No? Maaalala niyo po yung kwento sa Luke chapter 14, verse 16 hanggang 24. Binabanggit po dyan yung mga excuses na pwedeng gawin ng isang tao sa paanyaya ng Panginoon. Yung ating negosyo, yung ating trabaho, at yung ating pamilya. No po? At napakahalaga po na makita natin na sa huling araw pwede tayong madaya ng mga bagay na inuuna natin ng higit kaysa sa Panginoon, and that includes our family, our work, and our business. Ano po? Yung labis pong pagmamahal sa riches and wealth, mapapansin nyo po yan. Kasi ang tao po sa huling araw, magiging mahiligin sa salapi, no? Yung po sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 24, sa 1 Timothy chapter 3, ano po? 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 4, ano po? Magiging maibigin sa sarili at sa salapi, no? Kaya mahalata po yan na iba na yung iyong priority sa buhay, no? Maraming gustong yumaman, maraming gustong umasenso, kaya nalalayo sa Panginoon. Pero sa totoo lang po, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon sa ating mga pangangailangan eh. Kung uunahin lamang natin siya. Yung iba naman po, sobra naman ang pagiging makasarili to the point na yung kanilang kayamanan ay talagang yun na po ang lahat-lahat sa kanila. Kaya bantayan po natin na tayo po'y huwag maalipin nitong pera. Sabi nga, you cannot serve two masters at the same time. Apo, at ang panghuli, makikita niyo po yung influence ng maling tao sa inyong buhay. At kadalasan po yung mga nakikita ko po lumalayo sa Panginoon, sila yung nai-impluensyahan ng mga maling tao
sa kanilang buhay. At babantayan po natin yun. Okay, so ano po ang masasabi kong mahalaga? Unang-una po, guard your heart. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23. Bantayan natin yung ating puso, no? Kasi kung nasaan daw po yung ating kayamanan, naroon po yung ating puso. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 21. So, paano natin mababantayan yung ating puso? Unang-una po, priorities. Ano ba yung mga priorities mo sa buhay? Kasi sa pamamagitan po ng iyong priorities, nare-reveal yung purpose mo sa buhay. Kung ano po yung mga inuuna mo, ibig sabihin, yun daw ang laman ng iyong puso. Yun ang iyong layunin sa buhay na ito. No? Kaya bantayan natin yung ating mga priorities. Ano po inuuna natin? Palagi, trabaho, negosyo, no? Pamilya. Marami po tayong mga priorities na minsan tama naman, pero inuuna natin sa Panginoon. Kaya yun po nagiging problema, nababaliktad po. Dapat una ang Panginoon sa lahat ng bagay. Ang paghahari niya pong una. Kaya bantayan natin ating mga priorities. Activities, bantayan din po natin. Ano po yung kumukonsumo ng inyong oras at panahon? Kadalasan po naroon ng inyong puso. Okay? At yung connections, yung ating mga kaibigan, no, affiliations natin, yung mga associations natin, mga lagi nating kasama, kadalasan po, no, yun po ang nakaka-impluwensya sa ating buhay. Kaya yun po mahalaga. Bantayan po ninyo yan, ha? Yung priorities, yung ating pong mga activities and connections. At panghuli, ito pinakamahalaga na po, stay connected with the Lord. Paano natin gagawin yan? Unang-una, stay connected with the Word. Kailangan manatili tayo palagi sa salita ng Diyos, no? Kaya ako po, nakikita ko po ang isang Kristiyanong madaling mag-backslide pagka hindi po niya mahal ang salita ng Diyos. Ganun lang po kasimple. Number two, kailangan po ma-develop yung discipline natin sa prayer. Stay connected to God in prayer. Gawin po natin talagang practice po yan. Everyday nananalangin po tayo. No? Kailangan po, mahalaga po yan. At yan po ang sikreto para ang spiritual life natin laging alive. Ano po? Pangatlo, yung pong pag-attend sa mga fellowship, huwag kayong lalayo po sa pagtitipon. Yung po paalala sa atin ng Hebrews 10:25. Ano po? Kasi habang lumalayo po tayo, lalo po nating sinasubject yung sarili natin sa maraming impluensya na meron sa mundo ito. Kaya napakahalaga po niyan. Stay connected with the Lord. Kailangan po stay connected with the Word. Stay connected in prayer. Stay connected with one another. So ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!